up everyone? Welcome to my channel, Brian TV. It's a long time na hindi tayo nakapag-vlog. But sa video na to, papakita ko sa inyo ang Zoom hack. Which is, meron kami recording today. Ang requirement is, kailangan ko ng clean feed ng camera speaker at clean feed ng PPT niya. Pero sa Zoom, once na ang participants is mag-share screen, automatic po yun, yung sub kaliwa niya sa screen is share screen is PowerPoint and maliit po yung camera niya. But gagawin po namin yun today, i-hack namin yung Zoom, which is yung normal na Zoom na meeting ha. So i-hack po namin para magkaroon kami ng clean feed ng camera speaker at clean feed ng PPT. Let's go! Alright, so right now guys, I'm running Zoom. I am the host. I am the main host. As you can see. Yan, Brian, host. So this is my camera. Pasensya na po. Cellphone lang gamit natin ngayon dahil naiwan po natin yung camera. Laptop ko is the main host. At yung isang laptop ko naka-join as co-host. And ito namang laptop na to is mag-record siya as backup. So ngayon, naka-join siya sa Zoom meeting. And then, now, my extended monitor will be here. Okay? So, ang purpose niya dito is i-record niya yung ang kabuang shared screen and PowerPoint sa isang frame. So sa laptop guys, dito lang muna ako mag-share screen while waiting sa ating speaker mamaya. So ilagay ko lang sa full view. Ayan. And then, hanapin ko muna yung aking Zoom. And then, i-share ko yung aking PowerPoint in the full view. So, this one. So, now, naka-full view na po siya. So, ngayon guys, maalala niya sa sinabi ko kanina, itong laptop na to, as nag-join siya sa same meeting link, and i-record niya as backup yung full na Zoom. So ito po yun. Yan. Yan po ang record niya. So camera dito ng speaker at yung shared PowerPoint niya. Pero ang importante ngayon guys is separate po yung speaker at separate po yung PowerPoint niya. Okay. So ang gagawin natin dyan, meron kaming codec. Nandito po yung codec namin. Ayan. And that codec is connected sa bridge. Meron kaming bridge dito. Ito po yung bridge namin. Ayan. So, ang zoom link na to is naka-link po, naka-configure po sa aming bridge. Cisco. Ayan. Tapos, yung codec na yan is connected din sa bridge. So, yung Zoom at codec namin connected sa bridge. Ito po yun. Ayan. So, ito po yung Zoom link ngayon, meeting ngayon. Ayan. Ayan po ang Zoom link meeting. At ito po yung codec na nandun sa aming rack. So, paano po natin makukuha yung separate camera? Now, which is nag-shared na po siya ng screen. So, ito po yung mangyari sa Zoom. Ganyan po. Pero pag ginamitan natin ang codec guys, ito po mangyayari. Yan po ang clean feed ng speaker camera. Okay? Para makonvince kayo, ang gagawin ko po is i-add ko si kasama ko. Ayan. Ayan natin si Asset. Add spotlight. Alright, so makikita natin sa ating backup recording. Yan po si Asset. And then nandun po ang camera niya. Yan po. So, but hindi natin kailangan si Asset, kailangan natin si Brian because siya ang speaker. Remove spotlight. And then here, meron. And then yan, and then si Brian. And then, andyan po ang clean feed ni speaker. Yun. So, paano naman po yung PowerPoint? Nandito po guys. So, punta natin si Asset.
So Asif is here. Say hi, Asif. Hello. Okay. So ang ginawa niya, guys, sa laptop niya, connected siya Zoom meeting, and then inactivate niya yung dual monitor. And then pag ang participants nag-share screen, automatic po yun, pupunta sa second screen yung PowerPoint niya. So meron po tayong clean feed ng PowerPoint. So very simple. So paano namin gagawin yung recording? So meron kaming Quarkcast. Nag-copy siya ng Quarkcast, ginagrab niya yung screen doon at i-record niya doon. So ganun lang po, guys. So meron tayong clean feed na PowerPoint and meron tayong clean feed na speaker camera. So yan, guys. So hopefully na nagustuhan niyo ang aking video na to. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe, like, and share. Marami mo po akong ipapakita sa inyo, marami mo po akong ituturo sa inyo sa about sa production, sa hybrid events and remote events. So, kita-kita tayo sa aking next video. Shalom!